So better siguro na subukan dun sa mga hindi pa nakakasubok. So bago kayo makipagtalik at plano ninyong ipagmayabang yung amoy ng inyong tabo dun sa mga partner ninyo, better na kumain kayo ng mga nabanggit natin dito. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium mga ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone with K-Skin. Ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video. Ang sabi niya po is, any tips, Miss Che, para mabango ang tamod? Medyo nakarelate kasi ako sa last video mo. Thanks. Hindi pa po nakakapanood ng video ko previously about bakit may mabahong tamod dito po magpa-flash. Pwede nyo pong balikan yung video na yan. Normal nga ba talaga na may amoy ang tamod ng lalaki? Ammonia, bleach, or chlorine scent is mga normal lang na amoy yan. Meron din namang fishy or yung mga nabubulok na itlog. Ganon ang amoy minsan. Na-discuss ko po yan doon sa aking previous vlog. So, meaning, ang semen po or seminal fluids ay hindi talaga pare-pareho ang amoy. Dahil ang semen po ay kinocontains ng numerous substances na nag-i-influence ng amoy nito. And syempre, yung kanya-kanyang diet natin, kanya-kanyang hygiene natin, and of course, yung sex life natin, ang lahat ng ito ay malaking parte kaya nagbabago-bago ang amoy ng semen ng lalaki. Semen po is about 1% only and sperm and 99%. Dyan po yung other compounds like enzymes, proteins, and minerals. So kung iisipin mo, hindi pala talaga nakakasama ito, no? Kung sakaling matikman. Meron din dyan magnesium, calcium, copper, zinc, and sulfur. Yan po dapat yung nilalaman nung lumalabas sa lalaki kapag ito ay normal and healthy. Pero kung ang amoy nito ay parang fishy or parang nabubulok na itlog, yan po ay hindi normal. Pero kung minsan lang naman na nag-aamoy na ganito, possible na meron kang nakain or nainom na hindi maganda. Kaya naka-apekto yun doon sa amoy ng tamod mo. Pero kung ganun na ng mahabang panahon ang amoy, possible na nagde-develop ito or senyales ito ng mga STI or sexually transmitted infection, gonorrhea, ganyan, prostatitis. Kapag ganyan po, better to see your doctor para ma-diagnose kayo. Now, pwede bang mabawasan yung amoy na matapang nito? Like yung amoy chlorine, bleach, or di kaya pwedeng maging matamis yung lasa nito? Okay, number one dyan, diet. Kung ano yung kinakain natin at kung ano yung iniinom natin, kinocontain po yan ng mga chemicals and nutrients or other substances na pwedeng humalo sa nilalaman ng semen mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. May mga kuro-kuro po na nagsasabi para daw bumango or sumarap ang lasa ng kanilang tamod. Isa na dyan ang pineapple. Well, marami na sigurong nakakaalam or sumubok niyan. So, kumusta po ang naging resulta? Wala pa pong definite study talaga dito na totoo nga na kapag uminom ka ng pineapple, ganun din kasarap yung lalabas sa'yo. Marami na pong nagpatunay na naka-experience na ang pagkain ng mga prutas. Example dyan is pineapple, oranges, and hinog na papaya, yan yung mga prutas na nakakabango daw ng amoy ng tamod ng lalaki. So better siguro na subukan dun sa mga hindi pa nakakasubok. Besides, healthy naman ang mga prutas na ito. So bago kayo makipagtalik at plano ninyong ipagmayabang yung amoy ng inyong tamod dun sa mga partner ninyo, better na kumain kayo ng mga nabanggit natin dito. And also, may mga vegetables din. May mga nagsasabi din na ang pagkain ng broccoli, celery, wheatgrass ay nakakabango
nakakadagdag din ng mabangong amoy sa semen ng lalaki. Sama na rin natin yung cinnamon. May mga nagsasabi din na mabisang pampabango din daw yan. And of course, kung may pampabango at pampasarap ng katas ng lalaki, meron ding pagkain or inumin na dapat iwasan para wag naman daw maging lasang mapait or mas maging matapang. Sana dyan yung caffeine, alak. Nagsasabi rin, cabbage. Marami na rin nagpatunay na ang asparagus daw kapag kinain mo, naapektuhan talaga yung amoy ng tamod ng lalaki. Even yung urine nila, mas nagiging matapang. Yung mga nagsasabi rin, dairy products. So kapag makikipagtali kayo sa mga partner nyo, better na iwasan nyo muna yung mga pagkain na to, wala namang mawawala. Pagkain na nabanggit ko dito ay masusustansya yan. Kaya huwag din ninyong alisin sa diet ninyo. Medyo iwasan lang yung mga nabanggit natin na pampapait or pampatapang ng amoy ng tamod ng lalaki. Huwag na rin natin, bukod sa diet, yung lifestyle natin, yung hygiene natin. Ugaliing maligo regularly, hugasan yung pinaka-underneath ng foreskin ng penis ninyo. If applicable lang naman. And eat healthy with plenty of fruits and vegetables. Limit your caffeine and alcohol intake. And use protection during sex. Kuha ng appointment sa mga doktor ninyo kapag meron kayong napapansin na hindi magandang amoy na lumalabas sa inyo. Especially kung nakapagtali kayo sa bagong kapartner tapos biglang nagbago yung amoy nung tamod ninyo. Better to see your doctor. So, yun lamang ang video natin for today. I hope nakapagbigay ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!